Yun. Ang galing, oh. Ang galing nyo, nanay. Malinaw na malinaw ang mata. Siguro mahilig kayo sa kalabasa. Ano? Kalabasa, oh, yung salbos ng kamote. Di ba pampalinaw ng mata yun? Mapagpalang araw sa ating lahat, Kaponi. Happy Monday po. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti tayong kalagayan. Saan man po tayo ngayon naroroon? Kasama natin si Kuya George dahil wala siyang trabaho ngayon. Dati mo lang. Araw po. At si Ate Rubin. Happy blessed Monday po sa lahat. Panibagong mission na naman, Kaponi. Meron tayong isang senior na bibisitahin. At kung bago lang po kayo sa ating channel, please, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Pindutin niyo po yung subscribe button at saka i-share. I-like po yung ating mga videos, mag-comment po kayo para mas mag-expand po itong ating channel. Maraming maraming salamat at diretso na tayo. Yes po, let's go. Samahan niyo po kami. Buti ngayon hindi masyadong nag-ulan-ulan. Ano lang siya, yung papahinto-hinto. Kaya ano na tayo, hindi na laging basa. Let's go. Tuloy-tuloy po itong ating paglingap sa mga seniors dito po sa Borongan. Let's go. Kumusta po? Maupay nga adlawoy. Ay, kulup na nga yan. Maupay nga kulup. Anong pangalan yung nanay? Donata. Si Nanay Donata. Ilan taon ka na? Nga na 1910. 19? 1929 ay. 1929 kayo pinanganak? Hindi. Hindi daw, nanay. Nakalimutan na. 1929 ka. Ako. Mm. Ano po kayo ni nanay? Anak mo to, yes. Ah, anak ka ni nanay. Yeah, it's good. Panganay. So, mag-isa lang siya dito? May da ko, may da hinang bugto nga po do. Nga, may da niya, ko differentiate ko an, yakan hana-hana. Pero di rin masyado yung ka, ko an, nag-interest yung pagtrabaho. Marunong ka na yung mag-Tagalog? Marunong. Sige po, para maintindihan natin. Meron kasama ng nanay ko, yung bunso namin, nakapatid. Pero mayroon konting ano sa pag-iisip. Nagkagusto na magtrabaho sa construction. Ayan, sabi ko kahit lang daw isang linggo. Tapos sabi ko, sige kasi wala si nanay kasama. Pero yun yung talagang kasama niya, yung opo, pati niya. Opo, sila lang dalawa. Babae po? Lalaki. Opo. So wala ngayon dito? Wala, matagal na. Mga tatlong buwan na yata na hindi umuwi. Sa ano nagtrabaho? Doon kay Leticia yung kila. Dito lang sa Borongan? Opo. Pero tinatanong naman namin, nandun daw, ayaw lang umuwi. Kasi siguro nawiwili doon. So mag-isa ngayon dito si Nanay Donata? Opo. Minsan sinasama ng mga himapo ko, tapos ako rin. Gusto ko nga sumama sa amin, ayaw niya. Dito lang daw siya kasi ayaw niyang iwanan ang bahay daw nila. Ito talaga yung bahay niyo dati, yung old house. Ayan po yung bahay ni Nanay. Kaso, yung pagkain niya, nahahatiran niyo naman. Nahahatiran ko na lang, opo. Malapit lang po ang bahay niyo naman. Ayan, dyan lang. Dito. Isang bahay doon. May bayabas doon. Ilang taon na po kayo? 67. Ano po ang pangalan niyo? Micaela. At least meron kang anak na malapit dito. Yeah. Oo. Pwede kang mahatira ng pagkain. Yan nga, inahatira niya.
Meron ho siya yung mga benefits dito sa ating kuan lang. Senior? Senior sa senior citizen kami ng dalawa. Mm-hmm. Ah, senior ka na din pala. Ano? Kumusta naman at Imlawas? Imlawas na. Maganda naman. Marunong siya mag-Tagalog. So, ilang taon na talaga si Nana? Yun ang tanong. 1929. Kasi yung kapitan namin noon, nung mag-registered siya sa senior citizen, ang ginamit 1930. Yung totoo niyang, yung 1929. So, 1929 talaga. Anong date yung birthday ni Nanay? December 28 po. Kaming dalawa. Sabay kayo? December 28 din yung birthday ni mo. Magkasabay pa. So, kumusta naman Nanay? Itim pag-abat, itim lawas. Ha? Kasi agad lang, hindi ako butol na kumit na, para kumit ako kasi umuuring ay lawas. Okay, yung katawan mo. So, ilang taon na siya kung 1929? Ay, pinano na lang namin, sinunod na lang namin doon sa ano niya ho, sa ID. Yung 1930. So ngayon, 92 years old siya. Oh. Pagdating sa December, 93. Mm-hmm. Ayan na. Grabe, ang edad nyo, Nanay. Nagtatahi ka pa? Oo. Malinaw pa yung mata? Oo, nagtatahi pa ako sa makina. Ah. Yung mga kuan lang, yung mga... Sila lang ang damit ng anak ko pati sa akin. Gagawa ng saya. Saya? Nakaya mo pang magawa ng saya? Mm-hmm. Sa edad na 92 years old, talagang okay pa yung pandinig niya. At saka yung... Mas malakas nga po sa tuhod ko. Ako yung hirap na kumakalakas. Okay pa yung tuhod mo? Mm-hmm. Hindi pa masakit? Minsan masakit, minsan hindi. Ano ang sikreto mo, Nanay? Bakit mahaba yung buhay natin? Eh, wala. Hmm? Yung, dahil yung mga, yung lola ko, yan ang buhay ko talaga. Dahil kasi siya, nila yung sir. Kung namin nila. Talaga yan. Yung Nanay mahabang niya, buhay. 115 na matay. Mm-hmm. Ilang taon? 115. 115. Opo. Tapos yung nanay naman ng lola ko, 125. Sa Maynila na. Oh my gosh. Kailan lang po? Matagal-tagal na rin kasi ewan ko, siguro mga bata pa kayo ng Mayor Villegas pa noon. Matagal na. Opo, matagal na yun. Siya, inanohan ng gold medal siya. Gold medal? Opo. Para sa pinakamahabang buhay. Pinakamahabang buhay. Opo, 1925. Sa nanay niya naman, yung lola ko, 1915. 115 years old. Mahaba ng buhay. Oh, nanay, bigyan nyo naman kami. Happy na tayo kung maging 60, di ba, nanay? 65. Makiutan, may tiram. Ah, mahilig sila sa gulay. Anong favorite mong gulay, nanay? Maski basta kung gulay, yung mga gulay, yung talbos ng kamote, kangkong. Mga dahon-dahon. Mm-mm. Ano lang, pinapakuloan. Mm-mm. Ginagataan. Ay, ginagataan. Yan ang pagkain namin dito, gata. Luto sa gata. Luto sa gata. Oh, masarap kasi yung may gata, nanay. Ano? Tapos may bulad. Yun nga. Partner ang bulad sa ginataang gulay. Bahay ni nanay, oh. Mga ano na din, mga... Saan siya natutulog? Nanay ano? Ang tanim nga ra, nanay? Nanay Micaela. Si Nanay Micaela, saan natutulog si Lola? Kasi... Pag-araw yan, nagtingnan mo. Kasi ayaw naman sa bahay. Doon, tapos maraming sahod na pag tumutulog. Ayan, mga sa... Ano yan? May mga sahod na planggana doon. Planggana, kaya ayaw niya dito sa taas. Kasi may mga tulo. So, dito siya. Kingin adlaw yung pag-araw dito, tapos pag-gabi doon. Pwede siya siya dyan. Kaya nag... Sakto God. Masakto. Kaso... Hindi habubo ang baba. Oo, at saka baka may ahas dito, gano'n. Ayun, sa tak nga, hindi ko naman kaya kasi magpinan mo. Ang kaya kastuhod.
Ang baba. Ano naman nila, takay maghihirap naman din sila. Mahirap din yung kalagayan. Meron din akong isa, dalawa kami dito. Eh ano, yung isang bukod lang sa bunso namin. Iba kasi ang ugali. Hindi maiwasan, may ganun talaga. Opo, ayaw tumulong kay nanay, ako lang naman. Lasinggiro, tapos gusto ko sabi ko, ibaba na lang yan, tulong, magtulong tayo para magkamabagsakan si nanay. Ayaw, galit na galit. Sino naman kung anong mag-aano dyan, di yung bunso, galit na galit sa bunso namin. Ayaw ko, iba talaga ang ugali, kaya ayaw ko na lang sa kasi mag... Magkakaroon na ng problema, iwas gulo na lang. Opo. Ayan yung bahay. Tapos yung mga dingding, mga ano na din. Pag matutulog siya siguro dito, lalo na sa ilalim, malamig. Ito kinahalik, ano yung ganun buto eh. Yung? Yan na, kahalas. Ahas, ano? Ginano ko ba din, gusto ko sa bahay na lang. Oo, sa inyo, sa ano? Sabi ko sa, nahihiya daw siya sa mga anak ko. Kasi may mga pamilya naman din. Kasi sa bahay namin, tatlong pamilya kami. Meron din akong anak na iniwanan ng asawa. Dalawa yung anak. Ayan din ang inaano ko doon. Yun talaga karamihan ng mga senior natin na pinupuntahan. Ate Robin, ha? Gusto nilang mag-isa lang. Kahit, gusto talaga nila mag-isa. Kahit sira na yung bahay, pipilitin nilang mag-stay. Talaga niya. Pag nandun kasi sa inyo, mas ano sila, kumbaga naiilang din kasi. Naiilang, nahiya sa mga anak ko at saka ako. Sabi ko, ba't ka naman may ako namang umaano sa iyo? Ayaw niya. Dito na lang, minsan sa isang linggo pupunta na lang kami dito. Nagka kami dalawa natutulog. Sinasamahan mo pa minsan-minsan. O, tingnan mo, medyo ano na yung mga... Sa kanagang tutuloy, parang dalawa mo rin na kaya tayo. Yung nagbayang ko po ay itakpakasagal. Oh, grabe! Ang bilis niya lumakad. Yung ko po ay itakpakasagal. Nanay, saka lang. Tinalo ka pa, Nanay Micaela. Oh, ang bilis niya. Pinay, Nanay. Dahan-dahan po. Saan ka natutulog? Ah, ito dito. May mga sahod kasi tumutulo. Ito yung dami ko yan. Pero sira na ano? Yung kuwan lang, hindi yan sira. Yung ito lang ang mga kuwan. Gumagana pa? Oo. Gumagana yan. Ang may-ari niyan. Dalaga pa ang may-ari niya nung bilhin niya. Oh. Tapos, nung mag-asawa sila nung... Nanay-hinay. Baka mahulog kayo. Hindi. Hawak. Yung kapatid na... Nalayan mo kayo, Jules. Nanay-nanay. Pero ba, ang lakas pa ni Lola, oh. 92 years old. Pagsipit lang. Ang hiling ko lang na humabang buhay ko. Yun lang. Dahil ang Lola ko, ang tagal ang buhay. 115 ang edad ng lola ko nung bago mo namatay. Oh, yung Martiniana, nanay ko yan. Nanay mo yun. Yun yung 115 years old. Yung nanay niya. Ah, nanay niya yun. Nanay ng nanay ko. 125 years old. Grabe, no? Oh, mahaba ang mga buhay mo niya. Siguro dahil din sa lifestyle ninyo. Yung mga, di ba? Nasa kinakain din natin? Yung gulay palagi. Palaging gulay. Oo. So yun yung sikreto, Kaponi, gulay-gulay araw-araw. Gulay araw-araw, wala namang ulam. Gulay lang, yung tuyo. Ilan ho kayong magkakapatid? Kaming magtunay na magkakapatid? Opo. Ako, Hasma. Sino? Lima yata kami. Lima kayo. Buhay pa sila? Oo, nasa Manila. Nanay, ikaw na nagbuhi. Ha? Sino lang ang buhay? Ah, siya na lang nabubuhay. Ah, patay yung mga kapatid, nasa Manila, yun eh. Ito ko tutulog. Hindi ka nauuntog?
Ayun lang, ito nga, nauntog. Ganyan lang, nauntog ka dito. Dito ako nakahiya. Pagka-araw, maghapon ako narito. Pagka madilim na, umaakit ako sa taas. Sana nasasanay na lang ako paano. E sino na lang kukuhanin ko yung anak ko. Hindi naman, minsan lang umuwi. Si Nanay, Micaela, doon daw kayo sa sa kanila? Ako? Ayoko pumunta ron. Nahihiya ako sa asawa. Nahihiya kayo? Oo, ayoko. Maski yung pagkain, ayoko. Bibigyan nila ako ng pagkain, pero doon sa kakakain ako, hindi. Ayaw mo doon kumain? Ayoko, nakakahiya. Oo, pero pag nagkakapagluto ka pa dito? Oo. Kaya mo pa? Ang kaya kong lutuin rito. Tuyo. Tuyo. Favorite mo yung tuyo at saka gulay. Oo, yan ang pagkain namin dito, Mahirap ang buhay dito. Oo. Nasa Maynila yan, Maynila. Ha? Doon sa Maynila, mainam ang buhay. Dito mahirap. Itasay pa ako. Buti na pa yung karayom na ipapasok. Oo, nabapuan ko pa yung sinulid. Pwede na yung buto yung ginagamit. Nakasang tinahilitan ang puro dito, ang bangko. Iya pa yung tinahin iya saya. Iya na isintihin ka rin na tuwang kay para makakaptan daw niya. Sige nga, kung kaya pa ni nanay. Itanog lola. Na nanay. Kung listo pa si nanay. Yun. Ang galing, oh. Wala pang yan. Sa eyeglass, oh. Ang galing ni Lola, oh. Malinaw na malinaw ang mata. Siguro mahilig kayo sa kalabasa. Kalabasa, oo, yung salbos ng kamote. Di ba pampalinaw ng mata yun? Minsan-minsan lang ako makakain ng kalabasa. Minsan lang. Kayo, magpalakas pa. Para umabot pa kayo ng mahigit 100. Natawa si nanay. Diba? Ilan taon na? 92 years old? So, 8 taon na lang. lang yung iniinom mo sa umaga? Kape. Walang gatas. Walang gatas. Wala naman pera. Walang pambili. Yung sa senior citizen nyo, magkano yung nakukuha nyo bawat buwan? 500. Hindi pa naging 1,000? Hindi pa. Pati yung sa'yo, 500 din? Opo. Pag nag-aano, nagbibigay, pinamimili ko si nanay. Yan lang nakakatikim ng gatas pag as ganun. Pag nakukuha. Pag meron din po akong pera na medyo naano lang. Kasi meron din akong ako na pinapapag-aral na iniwanan ng nanay. Para meron kayong gatas, meron dito pinapabigay si Tita Mel ng Dubai. Insure complete ito. Pampalakas to nanay na gatas para sa inyo. Mas lalo kayong lalakas dyan, nanay. Wala naman po na ipipigay ka, nanay. Hirap naman din kami. Salamat po sa inyo. Salamat sa nag-sponsor kay nanay. Salamat ng marami. Wala pong Mas lalong lalakas dyan si nanay kasi karamihan ng ating mga seniors binibigyan namin dyan. Salamat. Lumalakas, nakusog. Kaya mainom kahin aga ngahit gabi. Pag-inom. Opo. Meron siyang may scooper yata ito. Oh, meron scooper siya. Halimbawa, tulog ka tapos, ikakadalim hitasa, tapos maligam-gam, or pwede naman, pag wala kang ulam, ilalagay mo ito sa kanin, tapos tutubigan mo yung kanin para yun,
masustansya na pag walang gana, di ba? Oo. Ano, wala nang sira. Kasi nga nagtitimpay na energy, mas na may dakula energy. Energy. Tapos, inaano, sinasabaw niya sa kanin. Ah, yun ang ulam niya, yung energy. Mayroon energy. Pag wala, wala rin. Pagmamahal po yan ni Tita Mel ng Dubai, para sa'yo. Salamat, Tita Mel. Sabihin niyo kay nanay. Ayun. Tapos ito po, namili kami ng mga groceries. Halagang 2,000 ito na groceries. Galing po ito kay Tita Beth ng Brisbane, Australia. And layo pa ng ating sponsor. Australia pa. Diba? Para meron kayong pang-snack. Yan, meron mga cupcake. Mga tawag dito, biscuit. Tapos meron kaming biniling mga prutas sa iyo, nanay. Ang palakas ng resistensya. Para mas lumakas, may mansanas, may orange, may saging. At ito, meron tayong mga tinapay din. May palaman to, Ate Rodin. Meron po. Ayan, meron tayong gardenia. Pwede niyong mai-snack pag halimbawa hapon or sa morning. Tapos, karamihan dito nanay, mga, may mga noodles. Lalagyan mo lang to ng talbos, masustansya na. May oatmeal, ayan. Lalagyan mo to ng gatas din pwede. The rest, mga ano na to, Ate Robby? Dilata ayan, po. Mga canned goods. Kasi yun yung mabilisan na pwede nilang makonsume. May miswa. Yan, hinanay, miswa. Tapos, ayan, mga century, mga dilata. At meron pang bigas. Ayan. Ito, nanay Micaela. May bigas si Lola. Salamat. Oh. Salamat sa inyo, no. Nakahirapan po. Hindi ko talaga matigay kay nanay. Pagkain niyang sapat sa kanya. Salamat na lang sa mga sponsor. Salamat sa inyo ng marami. Pati rin sa inyo, Sir Pony. Hulog kayo ng langit, bye. Palayo na tagal na ito na pinagdadasal ko na sana meron man lang makatulong kay nanay kasi hindi ko talaga kaya. Ang concern po namin yung higaan niya dito. Kasi pati yung ulay niya, ano eh, sako. Kasiya eh, titiya. So, di rin tiya ka kaniya. Kaniya pa asawa na. Ah, ulunan. Sa asawa niya yung sako na ulan. Iya pa, ginini mo. Kaya ano lang, kumbaga sa nisip. Tinatagan ko itang mahumot na diri at nagpatiya. Binibigyan yung ayaw niya gamitin. Opo. Yan. May ano yan, may sentimental value sa kanya. Oo. Kasi gawa ng asawa niya yung unang. Matagal na hong namatay yung asawa mo? Tagal na. Ilan taon siya nung namatay? Ilan ko kung... Parang natin nanay. Ilan po na yun? 83. 83? Oo. Mahaba din ang buhay, ano? 83. Ngayon parang bihira na yung mga ganyang edad na. Bihira na mga 70. Sobrang blessed mo na lang kung maging 60 ka. Totoo po yan. Di ba? So, ayan. May daanan yung pagkaon. Ha? May asukal dyan. Nagbili kami. Mantika. Para... Salamat sa inyo na. Pwede kang magluto-luto. Ano? Parang namimiss niya yung sisiga doon. Maghihigayan ng panggatong. Sabi ko, nanay, ingat-ingat. Pero binabantayan ko naman. Ano niyo na lang, nanay? No? Alalayan niyo na punta-puntahan dito. Siyempre, sila, sa totoo lang, gusto lang talaga nilang mapag-isa. Ayaw talaga niya dito lang siya. Kailangan na lang alalayan sabi siya sa niya, mga gawain dito. Sabi niya, mamatay daw siya dito lang siya. Hindi makaraw rin naman yung pahingin. Balay. Kaya ko ganda nga. Hindi yung muskitero. Meron. Tapos mag-isa lang siya. Opo. May ilaw ho dito. Mayroon. Mayroon naman. Ngayon kung di na yan, sabi ko ito na lang nag-aag, lagi na lang na. Tapos may lampara siya kasi nag-aano, may isa gas. Nagkakasar siya. Ayun tsaka napansin nyo ka po, ni, ang ating mga lola, talagang maano sila masinop sa mga gamit. Oh. Nilalagay nila sa mga... Ano, mga storage na. Siguro yung mga plato nyo, yung mga antique pa.
ano? Mga damit namin nung hanggang maliliit pa kami, kaming magkakapatid andyan yan, pati kay tatay, asyad pa rin. Ganun pala si nanay, masino. Andyan yan pati yung mga kumot namin, nasako ng harina, nandyan pa yan, ginago nung ano pa kami. Ayan, makakapagbagsak sa bahay na. Ayan yung kayamanan ni nanay, no? Ayan yung kayamanan mo. Yung mga alaala noong unang panahon na masaya lang, walang masyadong problema. Ngayon kasi ano na yung ating panahon, parang ang bilis na lumipas ng isang araw. No, nanay? Kaya lagi na lang tayong magdadasal. Yan na nga ang ginagawa ko. Yung sekreto sa cellphone. Iaalay natin yung buhay natin sa ating Diyos para anytime ready na tayo kung ano man yung desisyon ng ating Diyos. Di ba, nanay? Lagi tayong i-guide niyan sa mga gawain natin. Marami salamat sa nabili sa atin. Sa inyo lahat. Hindi lang maibigay dahil sa walang-wala din yung mga anak ni nanay. Ang mahalaga yung pagmamahal niya, physical lang dito. Inaalagaan kayo. Diba? Salamat po sa ating mga sponsors, kay Tita Beth ng Brisbane, Australia, kay Tita Mel sa pagmamahal kay nanay. Ayan. Patuloy po itong ating paglingap sa mga seniors po natin dito sa Eastern Summer. Maraming salamat sa lahat ng ating mga kapwani na patuloy po nagmamahal at nagmamalasakit sa mga kababayan po natin. Mabuhay po tayong lahat at babalikan ka na lang ulit namin, nanay, no? Maraming salamat, anak. Maraming salamat. Opo, wala pong anong ano. Naiiyak tuloy din ako kinala. Mamay po. Bye-bye. Bye-bye, Nanay.